Isang magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Marlon Bolano, isang guro sa grade 4 sa Lambakin Elementary School. Ako'y nakaimbento ng isang laro na natatawaging Banwa. Ito'y parang laro ng chess, ngunit ang mga opisyal ay pwedeng ibahin ang posisyon o pwesto base sa kanyang kagustuhan. Ang paglalaroan ay may 9 na parisukat pahalang at 8 parisukat patayo sa kabuuang 72 parisukat. Ang mga pyesa ay parang sa laro ng chess, nakatumbas ng raha. Yun ang parang reyna sa chess. Ang banwa na sinisimbolo ng B at W bilang hari. Dalawang sandig na parang horse ang galaw sa chess. At dalawang babaylan na parang bishop ang galaw. At ang kapid na sinisimbolo ng letter K na isang umalagad na may galaw na rook. Meron siyang 9 na oripon na parang pawn din sa larong chess. At ang bagong karakter ay ang alabay. Mga galaw ng pyesa. Ang raha ay kumikilos ng pahalang patayo o patagilid ng ilos maliban sa paletrang L. Ang banwa ay kumikilos ng paisa-isa sa anumang direksyon at pwede siyang kumain ng pyesa ng kalaban. Sandig, kumikilos at kumakain ng paletrang L. Babaylan, kumikilos ng patagilid ayon sa posisyon, puti man o green. Kapid o ang umalagad ay kumikilos na pahalang o patayo. Ang oripon ay paisa-isa ang galaw ng pasulong. Maliban kung sa unang pagkakataon ay maaaring dalawang hakbang pasulong. Kumakain ito ng patagilid sa harapan. Paano ba ang mga rules ng laro? Ipuesto ang pyesa o banwa ayon sa iyong kagustuhan maliban sa oripon na palaging nasa harap lamang. Hindi katulad sa laro ng chess na may kanya-kanyang posisyon talaga ang mga pyesa. Dito sa larong ito ay pwede ninyong iba-ibahin ang pwesto ng inyong mga opisyales. Umatake sa banwa ng kalaban o mangayaw hanggang sa ito'y matagna. Itag ang kalaban na katumbas ng check sa chess. Pag natagna mo na, nangangahulugan na checkmate na ang kalaban. Ang oripon ng bawat isa kapag nakarating sa dulong banwa ng kalaban ay maaring maging kapid, sandig, alabay at babaylan. Ang alabay lamang na nakarating sa banwa ng kalaban ang pwedeng maging amaya na may kakayahang kumilos na parang isang raha. Sabihin ng salitang tag kung check ang kalaban at tagna kung checkmate na ito. Itag ang kalaban hanggang sa ito'y sumuko at masakop ang kanyang banwa. Mga kagamitan. Isang tansan. Kartulinang dilaw. Dilaw. O asul. Illustration board o kaya makapal na karton. Pentel pen. Lapis. At alibata para sa disenyo ng game board. Kulayan ng board ng green at white na may alibata sa gitna. Kung mapapansin ninyo, ang larong ito ay base sa antas ng tao sa lipunang Pilipino. Nahalintulad man sa chess, ngunit masasabi natin ito'y sariling atin sapagkat nakasulat ang mga sinaunang letra ng ating mga katutubong Pilipino.
aayos na natin ngayon. Ang mga piyesa. Ayusin ito ng ayon sa inyong estratehiya. Asul ang kulay ng isang banwa at sa kabila naman kulay dilaw. Pagmasdan ninyo na ipinipwesto ko ang mga dansa na may kulay dilaw sa kabila at inilalagay ko naman ang mga opisyales ng kabilang banwa. Napakadali lamang itong laruin. Natututo pa mga bata ng mga sinaunang letra na makikita nyo sa screen. Hanggang dito na lamang. At sana magustuhan ninyo ang naimbento kong laro na talaga namang sariling atin.